Mula sa kusina. Lababo. Talagang palala siya ng palala araw-araw. Ang pakiramdam mo para bang napakadumi nung bahay mo. Pati na sa mga kaldero. Huh? Ano ba? Pati dito sa sihor. Hanggang sa banyo. Sa pagkiskis niya nung dumi na, na dinapuan niya, may kakapit na kagad ng mga contaminants doon. Kaya niyo bang manirahan sa isang bahay? Kasama ang mga langaw! Nung nakarang buwan, ilang online post ang gumulantang sa mga netizen. Sabi naman yung langaw na yan. Ang mga litrato at video kasi nila, nagbistulang house tour. Hindi ng mga tao, kundi ng mga langaw! Sinadya ng Ahang Barangay sa San Miguel, Bulacan, kung saan galing ang langaw invasion. At dito nga namin natuntun ang isa sa mga uploader ng video, si Malen. Maggagayat ka pa lang ng bawang, nandiyan na sila. Tapos, basta nagluluto ka, andiyan na sila. Pagka susubo ka, kakain ka, mauna pa sila sa bibig mo. Sa gabi, hindi na rin sila nawawala. Metikuloso naman daw talaga si Malen pagdating sa kalinisan ng bahay. Pero why effect daw ito sa mga langaw? Doon sa may mga vlog ko, nagsasabi na siguro ang dumi-dumi ng paligid nyo, ganun, siguro hindi ka naglilinis ng bahay. Pero hindi, kahit po anong gawin mong kuskus, hindi sila umaalis. Yikes! Saan nga kaya nang galing ang ganyang karaming langaw? Kapag nakakita kayo ng ganong kadaming langaw sa isang kabahayan, usually ang unang-una kong pagsususpetsahan ay merong breeding site sa paligid ng bahay, no? So, either malapit or within 1 to 3 kilometers may breeding site. Nanggagaling po sa poultry, yung iba. Tapos iba po, nanggagaling sa backyard. Nagmula raw ang problema sa langaw sa isang poultry farm na malapit sa lugar. Actually, first time nangyari yan na medyo malangaw talaga. Bali, ako po bilang katiwala dito, inimpuhan ko po yung nagre-rent. Na ano nangyari, pre-prevent po nila na tuyo. Yung nga lang, yung mga nakaraan na umulan po, medyo yung side niya nabasa. Paboritong puntahan ng mga langaw ang mga nabubulok na organic matter. Ang isang buntis na langaw pwedeng maglabas ng nasa isang daang itlog sa napili nitong breeding site. Ang mikrobyong dala ng mga langaw, mapanganib daw sa tao. Ang nakikita niyong ginagawa niya, yung kanyang mga paa, kinikiskis niya. No, kaya niya kinikiskis kasi wala man siyang dila. Paano niya malalasahan na pagkain yung dinapuan niya sa pamamagitan ng paa niya? So doon pa lang sa pagkiskis niya nung dumi na, na dinapuan niya, may kakapit na kagad ng mga contaminants doon. Ang tila sponge na nguso ng langaw na tinatawag na proboscis ang ginagamit itong pangsipsip ng kanyang pagkain. Nasa ating mga tao ay isang uri ng dumi. Magbibigay po sila ng pamahid sa may isako. Tapos, ayun, pagka po, lalagay nyo po yun kung saan marami yung langaw. Pagka babalikan nyo ng mga ilang oras, madami ng patay na langaw. Pero alam nyo ba na, bago mameste, ang mga 3 to 5 days old na baby langaw ay nakatutulong daw sa kalikasan. Ang mga malaputing uod na ito na tinatawag na maggots ay kumakain ng dumi at tinutulungan tayong mag-decompose ng ating organic matter at i-recycle naman ang nutrients pabalik sa earth. Pero kapag ganap na itong langaw, no-no na ha! Now, balikan naman natin ang bahay ni Malen. Nasa loob pa kaya ang mga buisita niya? Talagang mahihirapan tong bahay na to. Bakit? Wala siyang kisame. So, open. Pwedeng pumasok agad yung langaw. Tapos, yung bintana niya, ideally, sa mga bahay na natin, di ba, kailangan meron niyang screen. So, ang pagkain, kailangan parating may takip. No? No. Pero ito, in a way, normal na to, no? May normal na dami ng langaw to. So, malinis naman dito. Tingnan ko lang yung basurahan nila. Ito! So, dito ka kayo nag-iipon, no? Yun! So, kailangan may takip din to. Sa ngayon, wala na ang poultry na sinasabing pinagbumula ng maraming langaw. Pinaalis na raw ito ng may-ari ng lupa matapos mabalitaan ng insidente ng langaw invasion. Kaya naman si Malen, happy at fly free na raw!
At para sa pailan-ilang langaw na napapadayo sa bahay ni Malen, ito ang regalo ng AHA! Isang Venus Flycatcher! Looks familiar, no? Ang halamang yan ay tinatawag na Venus Flytrap, isang carnivorous plant native to North and South Carolina sa Amerika. Ang mga kinakain lang naman ito, maliliit na insekto tulad na lang ng, well, as its name suggests, langaw. Para may mga pilikmata na yan, no? Pagka may lumipad na langaw dyan, no, or binigyan mo ng langaw yan, sasarado yan. So pag sinarado niya yan, yun na yung pagkain niya. Paano po pupunta yung langaw dyan? May scent po ba yan para matak yung langaw? Kapag gutom yung halaman, yung Venus flytrap, may lumalabas na scent sa kanya na parang fruity or parang mga halaman na akalain ng mga insekto at mga gagamba may pagkain. So lalapit sila. Naway makatulong yan para lalong umaliwalas ang tahanan mo, Malen. Pagdating sa usaping kalinisan at kalusugan, ang talakayan, buhay na buhay at hindi dapat nilalangaw. Aha!